What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay magbibigyan ko ng tips or idea kung paano tayo magkaroon ng internet connection sa mga area na hindi abot ng internet connection, lalo na yung mga nakatira sa bulubundukin pero gusto nilang magkaroon ng internet connection. Nakita ko ito guys sa Facebook, sa grupo ng P2P na nag-negosyo ng P2P kung paano nila ginawa yung mga area na hindi abot ng internet connection. Pero dahil sa ginawa nila, ay umabot yung internet connection. Mali guys, ito guys, i-share ko lang kasi magandang idea ito para sa mga nagbabalak, alam nyo na yung gagawin niyo. Para maintindihan natin yung sinasabi ko guys na paano tayo magkaroon ng internet connection ay ipapakita ko sa ating computer na example or scenario kung paano tayo gagawin yung na sinasabi ko na kung paano tayo magkaroon ng internet connection sa mga area na hindi abot ng internet connection. So guys, punta ako sa aking malupit na computer. Okay. Okay guys, nandito ako ngayon sa aking malupit na computer. Bali, simulan natin guys yung sinasabi ko kung paano tayo maglagay ng internet connection sa mga lugar na hindi abot ng internet, lalo na yung mga nakatira sa bulubundukin. Okay? Bali, magbigay ko na sa scenario kung paano natin gagawin yung sinasabi ko. Okay? Halimbawa guys, nakatira ka dito, nakatira ka sa isang probinsya, tapos mayroong bundok na nakarang, kaya hindi maabot yung internet connection galing sa city. Bali, ang tanong guys, paano aabot yung internet connection galing sa city papunta dito samantala may nakarang na bundok? Hindi naman pwede guys na maglagay ka ng tower dito o magpatayo ka ng tower na lampas pa sa bundok kasi wala pa ako nakita ng ganun. Okay? Bali guys, may nakita ko sa isang Facebook na ginawa nila para magkaroon ng internet connection dito kahit may nakarang na bundok. Okay? Ito yung ginawa nila guys. Bali, ang ginawa nila guys ay naglagay sila dito ng tower at gumamit sila ng parabolic antenna pati antenna para sa P2P. Okay? Yung parabolic antenna ay kukuha ng internet connection galing sa city, tapos yung na-receive nila ng internet connection ay ipapasa nila dito gamit ang P2P. Bali, ang tanong guys, paano nila napapandar yung devices na nilagay nila dito sa bundok kaya nagkakaroon sila ng internet connection? Ang ginawa nila guys ay gumamit sila ng solar power or solar panel na may kasamang battery para papandar yung device dito na nakalagay sa bundok. Okay? Tapos, ang ginamit nila guys, nakita ko doon ay gumamit sila ng open line na modem. Okay? So, nangyari guys, yung parabolic antenna ay kukuha ng internet connection galing sa city, tapos yung internet connection na nakuha nila ay itatapon dito sa probinsya na area. Parang nag P2P ba? So, ganun ang ginawa nila guys para magkaroon ng internet connection. So, isa pa na ginawa nila guys ay ito. Kung mayroon kakilala dito guys na taga city, mayroon kayo kaibigan o anuman, na pwede nyo kausapin na kung pwede ba na mag P2P. Kung maki-P2P ka ba. Dito guys, na example ay P2P, hindi sila gumamit ng globe modem or smart modem o anuman yan na open line na modem. Ang ginawa nila ay P2P. Nagtapon ang internet connection dito, tapos yung na-receive na internet connection dito ay itatapon dito. Okay? Tapos itong tower na to na nakalagay sa bundok, napapaandar gamit ang solar power. Okay? Bali, yung tinanong ko guys kung magkano yung nagasto nila, depende daw sa setup at layo. Kasi kung masyadong malayo daw guys, ay kailangan mo bumili mga antenna na kaya umabot doon sa area na paglalagyan mo. According sa kanya, ay abot daw na 50 to 100k yung gastos kasama daw yung solar power. Okay? So yung nakita ko sa Facebook, nagpaalam ako kung pwede ba ako gamitin yung feature nila para magkaroon ng idea
yung mga tao, ano yung ginawa nila at ano yung mga devices na ginamit nila. Okay? Papakita ko guys. Okay? So ito guys yung ginamit nila guys. So gumawa sila ng tower. Okay? Gumawa sila ng tower. Yun, nilagay nila yung tower. So sobrang taas. Okay? Yan. Tapos, okay? So nakita na guys, ang tataas ng ang ginamit nila. Tapos ang lalaki ng mga antenna ginamit nila. Okay? Yan yung ginamit nila antenna para sa internet connection. Okay? So ito yung mga devices nila. Tapos ito yung solar power. So ito yung solar power o solar panel. Okay? So nasa area sila ng bulubundukin. Okay, so nakita nyo guys, nandito yung tower nila, and then, ayun, nilalagay nila yung antenna. Okay, so ito yung guys, yung mga POE ng antenna. So meron silang ginamit na switch. Okay, okay, ito yung kanilang solar panel. Itong box na to, may lamang dyan nakalagay yung battery. Battery yung mga modem, ano man yan, so di ko alam. Tama nga, nandito yung battery, ito yung charge control. So ito yung nagbibigay ng power para mapagana yung mga antenna, pati yung mga modem. So actually guys, marami sa picture, hindi ko na download lahat. Balik, credits pala sa may-ari ng photo na to. Guys, ganun lang guys. At least nagkaroon lang kayo ng idea kung paano yung alis, nagkaroon kayo idea kung ano yung gagawin nyo para magkaroon ng interconnection kahit na sa ira kayo ng bulubundukin. Okay? So, ang ganito lang guys, no? Yun lang guys, mapapagastos lang kayo kasi may kamahalan yung mga devices na gagamitin. So, ang ganito lang. Thank you for watching.